ako, blurry talaga. Pasensya na kayo. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome to my channel. Salamat po sa pagdaan nyo ngayong araw. Shoutout dyan syempre sa mga kaibigan natin na mga crypto investors and crypto enthusiasts. Comment lang kayo mga kapatid, subscribe, like and share. This content is precisely for you. And syempre para na rin sa mga gustong silipin nga yung mundo ni crypto. As always, this is not a financial advice. This is me documenting my crypto journey and sharing my curiosity and love for knowledge about this upcoming technology that can shape our future. Alright, going straight to this White House document. Well, White House, bigate na. And by the way, if you want to read about it, I have it on the description below. Climate and energy implications of crypto assets in the United States. So every country is defining regulations for crypto. Certainly, US is also trying to do it. And US President Biden tasked the White House Office of Science and Technology Policy, or OSTP, to study DLT, or Distributed Ledger Technology, or blockchain technology's mining effect on environment. And this document is their report. And just to share some important things here, since they have to study the effect of cryptocurrency in the environment, they highlighted here crypto mining and its effect in the environment, particularly in the US. And lumalabas nga na pag ang gamit mo ay proof of work, ay grabe ang kailangan na energy to have that hash power, na mas malaking hash power to be capable in mining, for example, Bitcoin. And meaning, since kailangan nga nila ng huge power consumption, they are making huge carbon emission. And ang proof of work consensus mechanism nga nila ay contributor ng pollution since it's generating carbon dioxide. Maraming carbon dioxide. And kabaliktaran nga ng pag ang consensus mechanism mo ay proof of stake na halos zero carbon emission naman. Now, ang tanong, ano ba ang halimbawa ng blockchain na gumagamit ng proof of work? So, number one po sa listahan ay yung Bitcoin. Ang Ethereum as it sits sa ngayon po ay gumagamit pa din naman ng proof of work. Sa ngayon nga ay meron silang malaking event na parating sa September 15 kung saan they will be transitioning from proof of work to proof of stake. And isang malaking event nga po to sa buong crypto world, no? And sa mga ganitong studies, no, lagi pong lumalabas na harmful nga sa environment ang crypto mining, especially if you're using mining rigs that will require energy na halos katumbas po ng maliit na bansa katulad po ng Sri Lanka, Jordan, or Argentina. So ganun po kalaki ang consumption, power consumption or energy consumption when you're mining a Bitcoin. Kapag proof of stake naman, katulad ng ginagamit ng blockchain na Cardano, Algorand, Solana, at itong ang parating na ETH 2.0 or Ethereum 2.0, ay halos wala po itong ini-emit. Halos zero carbon dioxide emission since it will not require a mining rig or yung mga malalaking mining facilities. That said, I don't believe that Bitcoin will be banned sa US, lalo ngayon na lumalaki ang interest ng Russia, probably China later on, at ng iba't ibang bansa sa crypto, seeing it as a way of getting out sa US dollar controlled market or use it as a hedge for inflation. Katulad ng mga news na to. Russian President Vladimir Putin earlier accused Western countries of trying to maintain world order that is beneficial only to them. Putin announced Russia will phase out its use of the US dollar, the euro, and the British pound. These developments taking place amid what Ukraine claims is a counteroffensive by its forces that has liberated several Russian-held towns and villages in the Kharkiv region.
sa kasalukuyan ang US ang isa sa pinakamalaking carbon emitter. At kung sakaling iban nila ang Bitcoin, marami pang ang katulad nito sa kanilang bansa katulad ng Google, Amazon, Microsoft at iba pa. At meaning there's no sense in banning Bitcoin. Otherwise, you have to ban all those companies. And magdudulot nga lang po yan sa kanila ng revenue or income loss. At maraming bansa pa rin ang pwedeng makasuporta sa pagmamine ng Bitcoin. Okay, tingnan po natin itong charts. There are 198 countries that is supporting Bitcoin mining nga. And you will see their consumptions. Energy consumption and the price of the energy consumption. And makikita po natin na yes, medyo mababa yung sa US, but there are countries that can provide enough energy to mine a Bitcoin at a lower price. At kung hindi nga nila susuportahan ang pagmamine ng Bitcoin, maaaring ang industry na ito ay mapunta sa ibang bansa. Pwedeng mapunta po sa kanilang mga kalaban, maaaring po mapunta ulito sa China, maaaring mapunta po sa Russia, at kung saan pa mga bansa. Pwede rin po siguro sa atin. Although, I doubt kasi medyo mahal nga po ang cost of energy sa atin. That said, hindi pa rin natin alam kung ano nga ang kanilang magiging desisyon sa uli. So, all we can do is to simply speculate kung ano nga po ang magiging galaw ni US. Especially now that they're like forming their crypto regulation. At tinatalakay na nga po yan sa kanilang bansa. Katulad din ng mga iba't ibang bansa sa ngayon. Even the Philippines will be, I believe, will be tackling nga po itong regulation about cryptocurrency. At dahil nga po sa effect po ng Bitcoin at ng cryptocurrency in terms of sa kanilang environment, mukhang magiging malaking debate ito sa US. Whether to continue or letting Bitcoin miners to do their business in the US. And although in all fairness, sa report din po, nasabi rin naman dito sa study that Bitcoin in fact can help environment by using renewable energy or using stranded methane gases. So meaning if miners can go greener, then wala na talagang reason to ban this digital asset. Unless siguro may mga political motivation or factors that we don't know. So I also just want to share this graph where it states how Cardano is one of the biggest proof of stake out there and currently sitting at only 50 cents at the time of this recording is probably a good buy. To read this, you will figure out that this coin is so ahead of the game. Habang si Bitcoin at Ethereum ay nagbabanggaan where Bitcoin can stay as your digital gold or a storage of wealth, because yun po talaga yung purpose ni Bitcoin is to be a storage of wealth or to be like a digital gold where you can put your money in, put it there, store that. Si ETH naman or Ethereum naman ay more ready naman siya sa Web3 because meron po siyang mga dApps, DeFi, NFTs, DAO, and Metaverses. Si Cardano is silently building and silently working to be ahead of everyone. Pwede mo siyang tawaging sleeping giant. Kung ikukumpara ang ETH at Cardano, kung ano ang kayang gawin ni ETH, yun din ang kayang gawin ni Cardano. At kung anong meron si ETH, meron din po si Cardano. At base nga sa mga parating na upgrade ng dalawa, kung saan ang upgrade ni ETH ay about going to proof of stake, which is matagal na pong naka-proof of stake si Cardano, and proven si Cardano na decentralized and secured, no hacks, no downtime since being built noong 2017. Si Ethereum still to prove that when they transferred or transitioned to proof of stake. Si Cardano po ang upgrade niya is Vasil hard fork, and this will happen on September 22nd, and this one will be tackling naman isa sa mga blockchain trilemma. Yan ay ang scalability. So as you can see, hindi na po pinoproblema ni Cardano yung pag-transfer niya from proof of work to proof of stake, because since binild siya, na-built siya noong 2017, na-built po siya from using proof of stake.
And for those just new in crypto, ang regarding po sa trilemma, ang blockchain po kasi ay may trilemma or tatlong problem na sinosolve. At dyan nga umiikot ang kanilang mga upgrades and updates. At ito po yung mga trilemma: decentralization, security, and scalability. And all of this after the Vasil hard fork ni Cardano ay masusolusyonan na nga. At ito nga pong trilemma is halos masolve na nga po ni Cardano because they are so decentralized. In terms of security, never been hacked, never had any downtime since it was built. And they will have an answer for scalability. Yan po yung tinatawag nilang Vasil hard fork. So for those who are thinking na bumili nga, no, for today because if you will listen to this report and if you will see nga po yung price ni Cardano ay na 0.5, nasa naglalaro po siya ng 0.50 cents today, mukhang good buy, especially if you are thinking long term. And if you will like forecast and compare to Bitcoin, there's a possibility nga nasundan niya yung sundan ni Cardano yung pattern ni Bitcoin that in a span of 10 years yung isang coin is halos naging 1 million pesos, kitumbas ng 1 million pesos. Kung that's possible because si Cardano can be a spiritual successor of Bitcoin. Kung ano yung wala kay Bitcoin, meron kay Cardano, and kung ano yung lakas ni Ethereum ay yun din po yung lakas ni Cardano. So parang pinaghalo po sila in just one blockchain. Mari kayong maingganyo because if you will see na ang price po ni Cardano is 50 cents now, and if you are thinking long term, probably now is the goodbye, this bear market. Pero maghunis dili po kayo muna because unless you can accept loss before winning big, hindi po kayo dapat mag-invest sa cryptocurrency. Why? Because we are in a bear market and there's too much volatility. This pump that you are seeing now, you can see this to stop and go into a certain correction. Meaning kung ano po yung price niya ngayon, pwede pong bumaba yan at bumaba at bumaba. Katulad po nito. Sa kabilang banda naman po, yung bear market po, dito po talaga nagbe-build ng mga assets. Hindi po kung kailan nandyan na yung bull run. Kasi po pag bull run, bigla na pong shoot yan. And sa bear market naman po, hindi natin alam yung exact bottom. Meaning, ano ba talaga yung pinakamababang price ng crypto na mabibili mo? Hindi, wala po nakakaalam yan. Probably the bottom is already in, or probably the more leg room to go down. So hindi po natin talaga alam kung kailan ang bottom. So just make sure lang po na you're trading this investment, this risky asset carefully para hindi maiwasan nyo pong mawalan or ma-demotivate in your crypto investment. So lastly, keep in mind that bear market will always put us to extreme mental condition where we almost want to give up, will sometimes force you to a decision to sell all your crypto assets kasi nga po kita mong bumababa. And that's actually normal in a bear market. It's been happening 2014-2018 where people are in too much fear and fear in losing money. They will sell all their assets and then suddenly after they sell it, then they will see the price go up and then mag-ahabol po sila, no? Kaya nga po yun yung kailangan na if you will be investing in crypto, dapat alam mo kung paano rin i-manage yung risk and manage your emotion. Alright, so sa tingin ko hanggang dito na lang po muna. Hopefully, you gained something from this video. I hope you can join me next time. You keep safe and you can share your thoughts down below. Just and hopefully, you can press a like. Okay, if you can share, I will appreciate it. And please join me next time. You keep safe. Bye for now.